Hey guys, magandang hapon muli sa inyong lahat. Nandito tayo sa ating mini farm. Mayroon tayong magandang balita ngayon dahil sa pagpuksa ng ating mga insekto sa mga talong, lalong na yung uod. Pero bago ang lahat, gusto ko munang umupo dito sa upuan na ito. Antik po ito. Galing sa bus ko, inuwi ko. Ngayon, yung ibabaw nito ay takip ng inidoro. Kaya, uupo ako ngayon dito sa aking trono. Ako na ngayon ang hari. Mga uod sa talong na ating gagawin mismo dito sa ating taniman. Gamit yung dalawang paraan ng pagpatay ng Kaya guys, ang gagawin natin, gagawa ko ng dalawang paraan. Yung terracine at saka piscilin. Guys, huwag nyo na itong pansinin. Kaya natural lang talaga ito. Hindi natin kailangan ito ng insecticides. Kailangan natin ito yung karayom at saka sinulid. Pasensya na kayo. Butat, hindi ko napansin. Upan mo lang natin. Pagalan. Tara guys. Panoorin nyo kung ano ang dalawang pamaraan para mapuksa ang ating ano, ang ating mga insekto sa ating taniman na sa ating tanim na talong. Tara. Guys, sa paggagamit ng mga pesticide at insecticide ay nakakasama sa kalusugan ng tao. Saka ganun din sa halaman. Kaya para maiwasan natin yung paggagamit ng mga insecticide at saka pesticide, kaya itong dalawang pamamaraan na gamitin natin ay nakakaganda. Unang-una, mapupuksa natin sila ng natural lang. Kasi hindi naman sila karamihan eh. Siguro sa 10 puno, mayroon dyan mga 2 or 3. Kaya kailangan natin gawin ito para natural lang. Tara guys, ano rin? Katulad dito guys, mapapansin nyo, lanta na yung ating talbos. Ayun, ang dahilan nito ay isang uod na pumasok dito sa loob ng steam. Ayan o. Ngayon, panoorin nyo guys kung ang gagawin natin. Bakit mo dito? Okay, pabaliin natin dito kasi nalanta na nga. Dito sa puno na ito, nandyan yung uod pumasok. Ayan o. Ito na guys. Ito nang sinasabi ko. Andito yung uod. Pupuksain natin yan from magitan ng tirisin. Titirisin natin siya hanggang sa mamatay. Ayan guys. Tirisin. Una pa lang yan. Ha? Tirisin ang isang uod na nandito. Kasi kung isprehan natin, medyo masama. Lagi-lagi na lang. Kasi kundi lang naman natin, kailangan iwasan natin yung pag-i-spray. Okay. Ito pa, guys. Nandito. Meron na naman dito isa. Ito, oh. Lanta siya. Ayan. Ayan. Nandito yung uod. Ngayon, para mamatay siya, ito, oh. Ang gagawin ko ay pipisiling ko siya. Pipisiling ko siya. Ngayon. Ha? Pinisil ko na siya. Kaya, yung dalawang pamamaraan, yung tirisin at saka pisilin, yun ang epektibong pamamaraan ng pagpuksa ng isang uod dito sa ating taniman. Kaya, ito pa guys, kaya nga bumulaklak na nga siya. Lanta meron siya dito ngayon sa puno, sigurado. Ayan o, kung makikita nyo, tutok mo dito. Kung makikita nyo, ayan o, yung uod nasa paligid. Ngayon, hanapin natin siya, nasaan. And dito siya, ayan o. And dito, ayan o, tumakbo. Nagawin natin, hanapin natin. Tirisin natin, ayan. Nag-iisa lang siya. Hindi siya marami. Kaya,
namatay siya, wala nang uulit. Kaya guys, kung di naman karamihan yung tanim nyo, sabi natin mga 20 puno lang o ano, dinahaw natin kailangan magano, dinahaw natin kailangan gumamit ng insecticide o saka pesticide para mapuksa ang mga yan. Kaya sa dalawang pamamaraan ay okay na. Puntahan na lang natin yung talong natin, tingnan natin yung bahagi kung saan medyo may mga lanta, sigurado tayo na mayroon talagang umatake yun. Kaya yun, kaya iwasan natin yung paggamit ng pag-spray o gumagamit ng insecticide o pesticide sa ating halaman o ano pang halaman. Hanggat nakikita natin, kung kaya natin puksain, kaya natin hanapin kung nasaan sila, tirahin na natin ng tirisin tsaka pisilin.